Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Novnine TV. Patalasasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Monte Luce Condominium dito sa Silang Cavite, kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang 3-door condo unit na may floor area na 59 square meters. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Ito po'y well-maintained kaya ready for occupancy. Welcome po dito sa condo unit ni Madam. Halos hindi niya po ito natirhan gawa ng nasa ibang bansa po siya. So, ito po natatanaw niyo yung living area o salas. At dito po yung breaker. At katabi lang nito yung pintuan ng toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures, naka-tiled bathroom wall, may bathroom sink, vanity mirror, water closet, at overhead shower. Labas po tayo para check natin ibang parte nitong condo unit. So dito naman po yung stock room. At sa ngayon po, dito pinuesto ang split type na aircon. Meron din po itong sariling glass window. Kaya yung init niya, may exhaust naman. So, ito pong condo unit na to ay roof type na may 3 bedrooms. Yan po yung open below. Sa dulo po yung stairs at naka-tile flooring na rin po ito. At maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. Ito naman po yung kitchen. Naka-quartz kitchen countertop with stainless sink with faucet. May wall-mounted cabinet at meron din pong storage ng kitchen utensils dito sa baba. May fridge, may dining set, may TV at split-type aircon. Kasama na rin po itong couch. Mula po dito sa glass wall and window, ito po ang tanawin. Overlooking niyo po yung part ng Tagaytay at ibang parte ng Cavite. Napakaganda po at napakaaliwalas. Ito po yung first bedroom. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi ganun kalaki. Meron po itong glass wall and window. Napaganda po ng disenyo. At maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall. Naka-tile flooring na rin po ito. So mula po dito, ito po yung magiging view nyo. Tanaw po yung ibang parte ng Cavite at Laguna. At dito naman po sa mga katabing building dito sa loob ng Monte Luce. Yan po yung tanawin. Napakaganda po. Kaya maganda rin po itong gawing staycation business. Pero mula nung nabili po ito ni owner, hindi pa niya po ito napaupahan. O hindi pa nila nasubukang paupahan ito para gawing negosyo. Paglabas niya po ng first bedroom, ito po yung salas, yung dining, at yung kitchen. Okay, ito po yung hagdan. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. Mula po dito sa hagdan, yan po, matatanaw natin yung open below. Kung anuman pong nakikita niyong mga gamit dito sa loob ng condotel, ay kasama po yan. So, ito po ulit yung stairs at ito naman yung hallway. Dito po sa hallway meron din pong glass wall and window na napaganda rin ng view. Ito po yung second bedroom. Halos same size lang po nung first bedroom. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. So meron din po itong corner window at glass walls. Maayos din ang pintura ng ceiling at wall at naka-tile flooring. So ito po ulit yung hallway.
papunta sa third bedroom na may sariling toilet and bath. Maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. Naka-tiled flooring, may bed and bed frame. Meron din pong sariling glass window and wall na may overlooking view. At dito naman po yung from floor to ceiling na wardrobe. At dito naman po yung toilet and bath. Maayos din ang toilet fixtures, naka-tiled bathroom wall. May bathroom sink, vanity mirror, water closet, at overhead shower. So ito pong mga kagamitan dito ay halos hindi rin gamit. So ito po ulit yung hallway at dito man po yung open below. Yan po, matatanaw niyo yung dining area at kitchen. Ito pong railing dito ay naka metal railing at wooden handrail. Hanggang dito po sa hagdan. Tungkol naman po sa documents ito, ito po ay on process na ang titling, gawa ng fully paid na po ito. Kaya kung sakali man na interesado kayo, pwede naman po niyong i-verify ito sa mismong office ng Monteluce. At kompleto naman po ang dokumento na hawak ni owner. Okay, ito pong second part ay para sa mga nag-skip po ng video. Recap lang naman po ito. So, mula po dito sa main door, ito po yung toilet and bath na maayos naman ang toilet fixtures at wala po kayong ipapagawa dito. At dito naman po yung stock room na kung saan dito po nakapwesto yung split type na aircon. Then, meron din po siyang sariling window. Kaya hindi naman kulob ang init dyan. At dito naman po yung living area. Nasa likod nito ay naka glass wall and window na may overlooking view. At dito naman po yung dining, yung open below, at dito naman yung kitchen. Gaya po nung nasabi ko sa inyo kanina, lahat pong gamit ay hindi naman yan ganun ka gamit. Gawa ng nasa ibang bansa si owner. Kumbaga for free po yan. Hindi niya na sinama sa computation ng pagkabili nito. Kung magkano po niya nabili itong condotel, sasaulian niya lang po. So hindi niya na inisip na kikita pa siya dito. So ito po yung first bedroom, naka glass wall and window. Napakaganda po ng floor plan ito, roof type, at may floor area na 59 square meters. Meron po itong 3 bedrooms, 2 toilet and bath, kompleto na ng dining, kitchen, at living area. Meron pong overlooking view kahit dito sa hallway. Very relaxing po ang view. Ito po yung second bedroom na kung saan ganun din po ang disenyo. May glass wall and window at maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall. So, ito po ulit yung hallway at dito naman po yung third bedroom. Naka-tile flooring, maayos ang pintura ng ceiling at wall. Meron din pong overlooking view. At meron din po itong wardrobe at sariling toilet and bath. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Ito pong condotel na Monteluce dito sa Silang Cavite ay along Aguinaldo Highway. Kaya accessible po ito ng public transportation. Tungkol naman po sa security, meron pong 24-hour security dito sa loob. At meron din pong mga amenities gaya ng swimming pool at iba pang facilities. At makikita nyo po ito sa last part ng video. Okay, back to distance, location at travel time. Mula po sa Silang Bayan, ang distance is 3.7 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Silang Doctors Hospital, ang distance is 4.7 kilometers at ang travel time is 5 minutes.
Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 12.1 kilometers at ang travel time is 27 minutes. Opo, napakalapit lang po nito sa Tagaytay. At mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 8.1 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Mula naman po sa airport or sa Manila, ang distance is 47.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 18 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 2.8 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Opo, ito na po ang pinakamurang condotel na 3 bedrooms na malapit sa Tagaytay. Kung may mga katanungan po kayo o gusto magpasat ng tripping dito sa property to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kami Facebook page na Novdain TV at Facebook Reels video. Makisuyo po, paki-like and follow na lang. Meron din po kami ibang YouTube channel na The Novdain TV Channel at AC Listings. Sana po naibigyan nyo ang aming video presentation. Paki-like and subscribe na po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayo magatubiling tumawag sa amin. Then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers at subscriber na nagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at ating pamilya. Maraming salamat po.